Pulso ng OFW, narito po ang ating question of the week. Kailangan pa ba ng travel exit clearance ng mga OFW na papuntang abroad at bakit? At narito po ang mga sagot ng ating mga ka-FB. Sa palagay po ni Romdel Bellosilio, tama lang na merong overseas employment certificate para iwasan ang human trafficking na nagiging sanhi ng maraming undocumented OFWs. Ang ayaw ko lang, sabi niya, sa OEC ay ang proseso sa NAIA kung saan papitilahin pa ang OFW para sa isang simpleng stamping na hindi man lamang ginamitan ng computer para ma-verify yung OEC. Napaka-antipatiko at suplada pa. O, suplado pa. Suplado rin. Meron mga babae rin. Ng mga taga-POEA sa NAIA na ang gusto pa ay pumila pati pamilya sa napakaliit na opisina na ubod ng init. Maganda sanang layunin ng kaso naman, ubod ng mali ang proseso. Hindi naman siya masyadong galit, ano? Hindi naman. Oh. Konti lang. Konti lang. Sabi naman ni Danny Acosta, kung tungkol sa OEC, okay para malaman kung sinong OFW ang legal, na aalis ng bansa at na may record sa POEA. Para kung magkaberya man sa pupuntahang bansa, madali nilang matutuntun. Paniwala naman ni Abelardo Abisilia, kailangan yan para masiguro na mga OFW na lalabas ng Pilipinas ay lehitimo at may makukuhang kaukulang benepisyo mula sa OWA-POEA. Kung ano man ang mangyari sa bansang pupuntahan, sana nga lang ay huwag namang abusuhin ng pamahalaan o yung mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Para kay Nene RB, yes, it's a need, but not in the way na napakaraming proseso bago kami makapag-vacation. I hope the government should think of something that would also be convenient to us, not a big sacrifice to us. We hope bigyan naman po kami ng pakonsuelo sa paghihirap namin dito at hindi ang katakot-takot na dokumento at proseso at pagpapabalik-balik namin sa consulate dito, full of sacrifices just to get an OEC. Para naman kay Leila Faustino, though it's one way of collecting money by our government on us, hindi pa ba sapat yung OWA na binabayaran natin? If ever, an OFW commits a crime bago siya bumalik sa bansa, pinagtatrabahuhan niya, sapat ba ang OEC para matuntun siya o mapigilan ang kanyang pag-alis? Can someone please explain to us, ano po ba talaga ang purpose ng OEC sa mga balik manggagawa besides income ng gobyerno? At para kay Cesario Ramirez Andal, kailangan talaga ang OEC para malaman ang legal na OFW. Pero dahil sa mga buwaya ng human trafficking, maraming kababayan natin ang napapariwara. Yan ang dapat tutukan ng gobyerno, ang human trafficking na ginagamit ang tourist visa. Nangunguna ang